Ay, magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay magluluto tayo ng baked chicken inasal. Ay, hindi po pala magluluto. Ibig sabihin is magmamarinate pa pala tayo. Kailangan natin is meron tayong 1 kilong manok. Meron tayong 10 kalamansi. Tsaka isang buong bawang. Tsaka may loya. Saka may 2 tablespoon na asukal, 1 tablespoon na paminta, durog. Saka meron tayong tanlad. 10 piso, pwede na sa 10 piso. Kaso ito, kinuha ko sa likod kasi may tanim naman kami. So, nakalibre. So, itong manok na to is galing sa ano to? Sa barangay. Pinamigay. Salit na bibili kami ng manok, lutuin na lang daw. Hey.
yung manok at nalinis na to. Sa thank you nga pala sa ano barangay captain ng Sungai West sa kanilang barangay officials lalo na kay Ate Minerva Villaneva. Salamat. Ilan lang pong haluin yung mga ano mga ingredients. Ito po yung tuyo. Mamarinate natin to ng buong magdamag. Ito yung ano. Is malinis naman yung kamay ko. Nagluhugas naman ako. Wala kahit wala ng gloves. Ito yung sukal. Paminta. Bawang ko pala, hindi pa na ano. Atin lang pong masahiin, parang ganyan, himasin, halu-haluin para sumarap. Parang ano lang daw yan eh, pag nagluluto, samahan daw ng pagmamahal para maging masarap. Lagyan natin sa loob. Tapos, mamarinate natin ng magdamag. Bukas natin i-oven. Pero kung laking oven, pwede itong ihawin. O kaya gawing lechon. O kaya iprito nyo kung gusto nyo. Sana sa inyo kung ano, gusto nyo pagluluto. Ngayon, kung lang napagtanto pala, napagbuntis yung asawa mo, kailangan mo palang ipagluto. Kaya yung buntis, o, yun o. Hi, hi, mami. Hi, buntis. Wala, kaya pala yung mga ibang mga nanay siguro, gustong-gustong magbuntis kasi parang gusto rin nila na makabawi sa mga kanilang mga asawa, ng mga lalaki, hindi nagluluto. Yun, pagluluto sila. Kaya bukas, pag mamarinit pala nito, hindi natin dito ay mamarinate magdamag.
Ilagay natin sa isang silupin. Supot. Ilagay natin supot. Dito natin ilagay lahat. Tsaka siyempre ito, yung mga ano. Kapag buntis yung asawa nyo, hindi mo pwedeng paglabahin. Kasi yung tiyan, malaki na, hindi makaupo. Mapipipi. Hindi mo rin pwedeng pagbuhatin ng magbigat. So, siyempre, first time kong pupuntis yung asawa ko, ikaw kami ng bibi. Ngayon ko lang napagtanto pala. Eh, abangan na natin bukas ang sunod. Ibibake natin to. Lagay lang natin dito sa, ano, kare. Wala kayong ref. Pwede naman yan. Please na. Marinate kagabi. Atin ng lulutuin. Iyugin na natin. So, ayan po siya. Ayan po siya. At ilang pong gagawin is papainitin lang natin itong oven dahil dito natin ilalagay. Sit lang natin ng 165 po. Number 3, so lagay po natin yan. Ayun po. Number 3. Ayan. Sit lang na po natin ito ng number 3. Ayan. So 160. So atin lang po siyang painitin muna ng 10 minutes. Magre-ring naman po yan. Parang ano, parang buzzer. Pag nakainit na siya ng 10 minutes. Init na po yung oven natin. So, ating salang na natin to. Lulutuin nga po pala natin na to ng isa't kalating oras. Tapos, una, pero babahagiin natin ng tatlong beses yung isa't kalate. So, 30. Puro 30 minutes natin lulutuin. Bali, yung 30 minutes una, ating bubuksan, tapos titingnan, babanlihan na lang natin ng, ano, ng mantika. Para hindi siya matuyo. So tara. So mainit na ito. Mainit at itong oven. Ayan. Tapos ito. Lagay lang natin dito. Kita ba? So, yan po. Yan, umiikot na siya. Tayin lang po natin ng 30 minutes yan. So, ito, sit natin. Sit natin to ng 30. Yan, 30 minutes. So, tara. Ito na po yung 30 minutes na ano, pagluto. Babanlihan na lang po natin to. Although meron siyang mantika konti para hindi matuyo yung iba. Ito pala yung ano, yung
pinagmarinitan. Para magkalasa na yung ano, lalo magkalasa. Saka hindi matutoy yung laman, ay yung balat. Nasa inyo kung lagyan nyo, nasa inyo rin kung hindi nyo babanlian. Pero mas masarap pag nabanlian, para mas crispy. Medyo mapula-pula na. So, lutuin ulit natin. Tama-tama lang yan. Kasi, kailangan mahina talaga yan. Ang apoy. So, ulitin natin ulit ng ano. Lutuin ulit natin ng 30 minutes. Ulitin natin ulit natin ng 30 minutes. Yan. Tabayan natin ulit yung 30 minutes niya. Pangalawang 30 minutes. So, medyo pula na. Babandaan po natin ulit. Para maging crispy yung balat niya. Wow, sarap nito. Lutuin muna natin ulit ng 30 minutes para ready to serve na gutom na yung mahal kong asawa. Sit natin ulit ng 30 minutes. Ayan. So, patay natin. Kain po tayo. Ito po yung manok lambot. Baga siya, umihiwalay na siya sa lambot. Kain po. Kaya pag natikman niyo po to, tapos kumain, tapos yumuko, hindi mo makikita yung langit. Sobrang sarap. Kaya subukan niyo na po. Bye-bye. Salamat po sa panonood. Thank you.